Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, sadyang nakagugulat ang mga salita ni Jesus sa Ebanghelyo sa linggong ito. Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit. Kung paanong hindi pinababayaan ng Diyos na magutom at mauhaw si Elias, gayon din naman ibinibigay sa atin ng Ama ang kanyang anak na si Jesus upang maging tinapay ng buhay. Sa kanya tayo patuloy na umiiral, naglalakbay at nakatatagpo ng kaganapan ng buhay. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Bye.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami ay makapasok. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito, "Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay." Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya at ang sabi, "Gising na at kumain ka." Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon, kinalabit siya uli at sinabi, "Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ang lalakarin mo." Kumain nga siya uli at uminom at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkaing iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo.
Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkain bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama at ina. Paano niya ngayong masasabi, bumaba ako mula sa langit?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ngayong nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Mainit pero magandang hapon pa rin sa inyong lahat. Mukhang hindi na maganda yung hapon nyo. Ha? Mga kapatid, welcome sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Lalo na yung mga nagtitiis ng init dyan sa likod o sa labas. Gaano ba kalayo ang Diyos sa atin? Kung kayo tatanungin, sa isip nyo sagutin, gaano ba kalayo ang Diyos o gaano kalapit? At kailan nyo huling naranasan na makatagpo ang presensya ng Diyos? Malamang
madalas nating maranasan ang presensya ng Diyos sa pinakataimtim at pinakamalalim nating dalangin. O di kaya naman, sa bawat paghaplos natin sa imahe ng Nazareno. O di kaya naman, pag pumupunta tayo sa isang lugar na marami ding magpunta, marami ding nagpupunta para magsimba, katulad ng pilgrimage. Pero siguro, bihira sa atin ang makakapagsabi na nararamdaman niya ang presensya ng Diyos at nakatakatagpo niya ang Diyos sa mga ordinaryong bagay. Sa mga ordinaryong bagay. Pero ang totoo niyan, ang Diyos ay makapangyarihan. At kahit nasaan tayo, naroon siya. Kahit sa ang sulok ng mundo, naroon siya. Kahit nasaan tayo, naroon ng Diyos. Pero minsan, mahirap isipin na kahit sa mga ordinaryong pagkakataon, ordinaryong tao, at ordinaryong sitwasyon, naroon ang Diyos. Mahirap isipin yan. At mahirap lalo patunayan yan. Kaya nga sa ating ebanghelyo, nagbulong-bulungan yung mga Hudyo. Nagrekla-reklamo. Nag-murmur. Diba ganyan yung mga bata kapag inuutusan ng mga magulang? Ganyan yung mga bata, diba, kapag ayaw sumunod, nagre-reklamo, nagbubulong-bulong, ayaw iparinig doon sa magulang. Mga kapatid, yung pagbubulong-bulungan ng mga Hudyo ay hindi lang naman simpleng pagtataka. Hindi lang simpleng pagtataka, pero ito ay direktang pagtanggi sa ating Panginoong Hesukristo. At ang bulong-bulungan na ito ay sumasalamin din sa pagbubulong-bulungan at pagrereklamo ng mga Israelita noong panahon ni Moises. Yun yung pagbasa natin last week. Dahil nagrereklamo sila, wala silang makain. Binigyan sila ng tinapay mula sa langit, ang mana. Pero sa ating ebanghelyo ngayon, ang sinasabi ng ating Panginoon, siya mismo, sabi niya, ako ang tinapay na mula sa langit. Kaya nga, nagtaka, naguluhan, nagbulong-bulungan yung mga Israelita. Dahil hindi nila matanggap na sa ordinaryong karpintero, anak pala ng Diyos. Hindi nila matanggap na yung ordinaryong tao na nakita nilang lumaki, na nakasama nila sa mahabang panahon, ay yung hinihintay pala nilang Mesiyas. Dahil hindi nila makita na ang Diyos ay pwedeng maging ordinaryo. At ito yung pinapakita sa atin ng Panginoon. Sa ordinaryo, mararanasan natin ang Diyos. Hindi lang sa malalim, hindi lang sa malayo. Dahil unang-una, ang Diyos naging karpintero. At ang karpintero ay ordinaryo. Pero hindi doon natapos. Ang tinapay ay ordinaryong pagkain. Pero ang Diyos naging tinapay. Kaya yung seemingly, yung wari ordinaryong tinapay, ngayon hindi na ordinaryo. Dahil ngayon ay ang mismong Diyos na natin, mismong ang ating Panginoong Hesukristo, ang naging tinapay. At tuwing kailan natin tinatanggap ang tinapay na mula sa langit na ito, sa tuwing tayo ay nagsisimba, sa tuwing tayo ay nagkukomunyon, sa tuwing tayo ay tumatanggap ng kanyang katawan at dugo sa misa, tinatanggap natin ang tinapay mula sa langit, ang tinapay na nagbibigay buhay. Kaya mga kapatid, siguro minsan, dahil palagi nating tinatanggap yung katawan ni Kristo, ang tendency, minsan, tignan na lang natin ito bilang ordinaryong tinapay.
Minsan nakikita na lang natin ito bilang ordinaryong pagkain na dapat tanggapin kapag ka nagsisimba. Pero ang paalala sa atin, ang tinatanggap natin ay mismong si Kristo, ang tinapay na bumaba mula sa langit. At ang tinapay na ito na mula sa ordinaryo na sa tuwing dadaan sa misa at dadaan sa konsagrasyon ay hindi na nagiging ordinaryo, ay nawa magdulot sa atin ng ordinaryo o ng extraordinaryong pagbabago. Dahil nga, kung tayo talagang laging tinatanggap ang katawan ni Kristo, sana nagdudulot ito ng pagbunga. Sana nagdudulot ito ng pagbabago sa ating buhay. At ano yung mga pagbabago na dapat na idudulot sa atin ng ating pagkain ng tinapay na nagbibigay buhay? Ito yung sinasabi ng ating Apostol San Pablo sa ikalawang pagbasa, na kung tayo ay talagang laging tumatanggap ng tinapay mula sa langit na walang iba kundi ang ating Panginoon, mangyayari ito na aalisin lahat ng sama ng loob, galit at poot, na hindi na rin mambubulyaw, na hindi na rin mananakit ng damdamin ng kapwa. At sa halip, anong sinasabi ni San Pablo? Maging mabait, maawain sa isa't isa at magpatawaran. Siguro kung hindi pa tayo umaabot sa ganong kabaitan, kung hindi pa tayo umaabot sa ganong klase ng kabanalan at kabutihan, siguro kulang pa. O di kaya naman siguro ang tinatanggap lang natin, eh baka naman hindi tayo naniniwala na iyon talaga si Kristo. Dahil kung lagi nating tinatanggap ang tinapay mula sa langit na nagbibigay buhay, tayo ay magiging katulad niya. At kung tayo naging katulad niya, ano yung naging bunga? Yung sinabi ni San Pablo. Mga kapatid, sa ating mga pagbasa ngayon, paanyaya na magkaroon ng mas malalim na pagmamahal sa Eucharistia. Magkaroon ng mas malalim na pagmamahal sa tinapay na nagbibigay buhay. Kaya sabi nga ni Santa Clara ng Assisi, ang iyong minamahal ay magiging katulad mo. At kung ano yung minamahal mo, huhubugin kung ano ka. Meaning, ano, sabi niya sa English, you become what you love and who you love will shape what you become. Kaya kung minamahal natin ang Eucharistia at kung lumalalim ang pagmamahal natin sa Eucharistia, ibig sabihin lumalalim din ang pagmamahal natin kay Kristo. At kung lumalalim yung pagmamahal natin kay Kristo, ibig sabihin, magiging katulad tayo ni Kristo. At kung totoo na magiging katulad tayo ng minamahal natin, ibig sabihin, huhubugin tayo ng minamahal natin. Kaya mga kapatid, ngayong araw at sa mga susunod pa, hayaan nating lumalim ang ating pagmamahal sa Eucharistia. Hayaan nating lumalim ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. At hayaan natin na sa bawat pagtanggap natin ng tinapay na nagbibigay buhay, ito ay totoong magbunga sa atin. At maging totoo na maging katulad natin yung minamahal natin. Maging totoo na hubugin tayo ng kung sino ang minamahal natin. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroona ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli,
umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, dumulog tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban niya tayo ng biyaya na makapagbigay buhay sa kapwa tulad ng kanyang anak na si Jesus. Taglayang matibay na pananampalataya, manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para kay Papa Francisco, Jose na aming obispo, mga pari at diakono, magsilbing bukal at turok nawa ng kanilang buhay ang Eucharistia upang makasumpong sila ng lakas at inspirasyon sa paglilingap nila sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin para sa kapakanan ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa ating mga Kristiyano, maging malinaw at epektibong tanda nawa tayo ng paghahari ng Diyos para sa mga hindi sumasampalataya at nagdududa sa pamamagitan ng ating banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga may matinding pinagdaraanan sa buhay, makadama nawa sila ng paghilom at pag-asa kay Jesus, ang tinapay ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao, makatagpo nawa sila ng kagalakan at kapayapaang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pangsariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapagpalang Ama, ikaw ang pinagmumula ng lahat ng biyaya. Gabayan mo ang iyong bayan sa daan ng kabanalan upang sa aming pagsunod sa iyo, kami rin ay makiisa kay Jesucristong anak mo na buong pusong nag-alay ng sarili upang maging pagkaing nagbibigay buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan
ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Oh.
Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please be with you po, please. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Minore at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maging lingkod sa Dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang sakristan. Inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad 10 hanggang 21 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumahok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa nobinaryo sa karangalan ng Nuestra Senora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali. Sa darating na 15 ng Agosto sa ganap na alas 5 ng hapon ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit na mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestra Senora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladanalan nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre sos Nazareno, inulol natin kanamin. Magsiluhod po ang lahat.